Hello guys! Welcome sa ating channel, Kuya Les Poo. Ngayon guys, is pag-uusapan natin is tungkol sa piyansa or pagpapiyansa. Paano magpiyansa? Yun po ang pag-uusapan natin ngayon. And shoutout nga pala sa aking missis na si Winilyn Santoral. Thank you sa suporta at saka huwag ka na magtampo. Ha? I love you. Okay guys, yun ang pag-uusapan natin. Tara na! Hello guys! Welcome sa ating channel, Kuya Les Poo. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe na sa ating channel, Kuya Les Poo. And binabati ko nga pala yung aking missis na si Winilyn Santoral at sa lahat ng friends niya na nag-aral sa Besling College of the Philippines. And sa dati kong kabady na si Police Corporal Mendy. Hello sa iyo, buddy! Ito guys, balik tayo. Ang topic natin is tungkol sa piyansa or bail. Ano ba ang bail or piyansa? Ayon sa ating criminal procedure, Rule 114, Section 1 is bail is the security given for the release of a person in the custody of the law. Ibig sabihin po nun, yung halaga or pera is idideposito nyo sa korte para makalaya yung detainee or pansamantalang makalaya yung ating detainee. Guys, tandaan nyo, ha, pansamantalang makalaya. Hindi ibig sabihin na nakapagpiyansa ka na is pwede ka nang malaya ka na or tapos na yung kaso. Ito ay pansamantalang paglaya lamang. Yun po ay applicable lamang po sa mga merong pwedeng mag-bail or yung kasong pwedeng mag-post-bail. Ito guys, sa bail or piyansa, meron siyang apat na klase ng pagpapiyansa. Yung tinatawag na corporate surety bond or minsan tinatawag na surety bond. Ito, yung mga corporate na to is may business na pagpapiyansa. Sila po yung magpapiyansa. Kung hindi nyo kaya yung amount ng piyansa nyo, sa kanila po kayo pupunta, sila po yung magbabayad ng amount doon sa korte. Kayo naman po is magbabayad sa kanila ng premium amount lang po. Premium amount lang ang ibibigay nyo sa kanila at sila naman po ang bahala na magbayad sa korte. Ito naman po sa corporate surety bond po na tinatawag na ito is manalo man yung kaso or matalo is yung premium amount na ibinigay nyo sa corporate surety bond is hindi nyo na po mababawi. Sa kanila na po yun. Yun po yung sa corporate surety bond. Yung pangalawa naman po is property bond. Pag meron po kayong property na entitled naman po yung property ninyo is pwede nyo po yung gamitin para makapag post bail o para makapagpiyansa. Doon po, ano nyo, ask nyo po yung inyong abogado kung paano yung procedure po ng pagbibail gamit yung property bond. Basta po tandaan po natin yung property po natin is entitled. May titulo po. Yun po. Yung pangatlo naman is tinatawag na cash bond. Ito po yung pinakamadali. Pera po. May pera po kayo na pampiyansa. Babayaran nyo ng buo yung piyansa nyo. And then, pag nabayaran nyo na ng amount, manalo man yung kaso or even matalo man yung kaso is babalik sa inyo yung amount na ibinigay sa inyo. Yun po yung kagandahan ng cash bond na sinatawag. And then yung pang-apat is yung recognizance na tinatawag is makakapag-bail kayo sa pamamagitan po ng kilalang tao. Doon po, yun po ang gagamitin nyo, yung kilalang tao sa community para makapag-bail kayo kasi hindi nyo kayang mag-bail. So, pa-i-endorse kayo doon sa kilalang tao sa komunidad para makalabas kayo. Pero, case-to-case basis po yan. Yun lang po. And then, nga pala, hindi lahat ng kaso is pwedeng mag-post bail or pwedeng mag-avail ng piyansa. Ayon kasi sa ating criminal procedure, Rule 114, Section 7, nakalagay po dito na yung mga kasong mayroong punishable by reclusion perpetua or life imprisonment or na mataas yung ebidensya or malakas yung ebidensya laban sa inyo,
is hindi po kayo papayagan na makapagpiyansa. Naulit ko, kapag yung mga punishable by reclusion perpetua or life imprisonment or yung habang buhay na pagkakakulong, tapos yung ebidensya na laban sa inyo sa kaso na yon is malakas, hindi po kayo makakabil ng bail. Hindi po kayo papayagan po na makapagpiyansa. And then yun lang po. And sana may natutunan po kayo sa ating sa vlog kong ito tungkol sa pagpapiyansa o bail. And then shoutout rin pala sa lahat ng mga taga Maligaya, Quezon City, Barangay Pasong Puti. Hello po sa inyo lahat and thank you po sa suporta. And God bless. Salamat!